lahat sa magkatlat tayo ay dumadaan sa iba't ibang klaseng pagsubok. Amen. Katulad mo ngayon, Brother Ronel, Amen. Na dumadaan ka sa mabigat na pagsubok sapagkat ang iyong nanay ay nagkaroon ng inatake, no? Inatake, yung tawag niyan ay anong tawag sa kanya? Na stroke. No? At nasa ospital ngayon, at alam naman natin na kapag nasa ospital, talagang ibang klase ngayon ang naho-hospital, Brother Ronel, no? Talagang kung noon medyo kayang-kaya mo, ngayon medyo talagang mahihirapan ka kasi parang dumoble, no? Amen. Dahil lahat yan binabayaran, pati ang suot ng doktor binabayaran. Amen. At dito pinagdadaanan mo. Pero ito yung maganda rito, Brother Ronel, sapagkat ito naman ay pinagdadaanan. Hindi lang naman ikaw ang pinagdadaanan, lahat, no? Iba't ibang klaseng mga pagsubok. Amen. Ang iba, pagsubok sa trabaho, tinanggal. Mm. Ang iba ay o tinanggal man o hindi man nila kagustuhan kaya lang natanggal sila sapagkat wala nang ibabayad din ang mga company, no? Tapos ang iba naman ay pagsubok sa karamdaman, ito mabigat din 'yan, no? Ang mabigat nga niyan kapag wala ka ng patrabaho, nagkaroon ka pa ng karamdaman. At ang iba, pagsubok naman sa pamilya, nagkakawatak-watak. Ayun. Ang iba naman, pagsubok sa mga pinansyal, no? Na yung negosyo, medyo pagsubok sa mga may negosyo na talagang kung titingnan mo ay talagang bumabagsak din, no? Amen. Sapagkat sa nangyayari sa pandemic na ito, lahat apektado, no? Amen. Iba't ibang klaseng pagsubok, no? Sa iba't ibang negosyo, larangan ng negosyo. At hindi lang yan, meron din pagsubok tungkol naman sa pamilya na medyo nagkakaroon ng mabigat na relasyon sa isa't isa, no? Amen. Ang iba, yung pagsubok sa transportation, no? Iba, no? Talagang mahirap. Mahirap, no? Ang iba nagta-tricycle, ang iba nagbibitsikleta, no? Yung ang kagandahan, yung nagbibitsikleta, no? Bitsikleta. Na talagang ang layo, may kakilala ako niya, nagbibitsikleta talaga from Rizal to Amorsolo. Oo, meron po. At pag tinatanong mo ilang oras ka nagbibitsikleta, sasabihin mga 2 oras. Ma, layo. Mm-hmm. At yung pag-uwi pa paggabi, no? Yun, sa umaga medyo okay, no? Bakay aalis ka ng alas 4, makakarating ka dito alas 6. No? At pag-uwi mo naman sa gabi, alis ka ng alas 6, nakakarating ka alas 9 o alas 8. No? So, sa madaling sabi, everything. But then the Lord is telling us ngayon, no? Napakaganda ng binasa mo, no? Ng binasa natin. Ang sabi ng Panginoon sa atin is, trust in the Lord with all your heart. Yun isang bagay na tinuturo ngayon ng Biblia sapagkat Brother Ray, wala ka lang ibang pwede pang hawakan ngayon. Uh-huh. At sino man taong lapita mo para hingin ng tulong, medyo may problema din sila. Oo. Kaya hindi mo talaga pangahawakan ng anumang bagay meron. Kahit ang pamilya mo, lapita mo, ay medyo mapapailing din. Kasi nga sa sitwasyon natin ito. Uh-huh. So, ang pangyayaring ito, Brother Ray, sa sitwasyon ito, ito siguro, ito na talaga ang sinasabing trust in the Lord. Uh-huh. Wala ka ng ibang pwedeng asahan, wala kang pwedeng lapitan, at mabibigo ka lang sa mga iniisip mo maliban sa Diyos. Amen. Hayaan mo ang Diyos, ang iyong puntahan, at pagkatiwalaan mo ng buong puso't lubusan, at hayaan mo, bigyan mo silang puwang at authority sa buhay mo na kumilos, at makikita mo talaga hindi ka nagkamali ng Amen. Pagkatiwala. Tama yun, Brother Ronel. Kaya ang tanong ko is, paano ka nagkakaroon? Ano ang pinaka-importante o yung ingredient o pinaka-essential, no, sa pananampalat, sa pagtitiwala? No? Hindi ka magkakaroon ng tiwala kung wala kang pananampalataya. Amen. Sapagkat ang faith, ang pananampalataya, plays an important role, no? Nagbibigay ng kahalagahan in our ability to trust God Amen. Completely, no? No, so sa pananampalataya, no? Kaya nga ang pananampalataya natin para magkaroon ka ng tiwala ay magkaroon ka ng pananampalataya. Amen. Tandaan naman natin na faith comes from hearing. Amen. And then at sinasabi naman na sa pakikinig, no? Sa pakikinig. So yung pananampalataya na yan. At pag dinefine mo naman yung pananampalataya, ang pananampalataya is pagtitiwala, Amen. paniniwala, at pagtitiwala. No? So, sa madaling sabi, dito ang pinakatatay. Ito yung pinakaugat ng pagtitiwala. Kung wala kang pananampalataya,
mahirap magtiwala. No? So sa madaling sabi, Brother Ronel, ang pananampalataya, anong itong faith na ito? Faith that God is real. Mm-hmm. No? Totoo. Hindi lang gawa-gawa ng tao. Amen. No? That faith is, He loves you and wants to take care of you. Yun ang pinakamaganda doon. Na yung pananampalataya mo, na alam mo, Amen. Na nagtitiwala ka na ang Diyos ay mahal ka niya. Amen. At nagmamalasakit sa iyo. Amen. No? Bakit kailangan mong sabihin ito? Sapagkat this is already proven, no? Proven na mahal ka ng Diyos. Amen. Proven na may malasakit sa iyo ang Diyos, no? Amen. Para mas maniwala sila ngayon, no? Sa lahat ng pinagdadaanan mo, Brother Ronel, ngayon, Amen. No? Na ito ang iyong panghahawakan. In fact, ito rin ang sabi ng ating mahal na punong lingkod kahapon, no? Na kailangan natin magtiwala sa Lord. Hindi tayo sa pagtitiwala, ang tinitingnan mo, ang pinapakinggan mo, ay yung mga magagandang balita. Amen. No? So, sapagkat pwede kang ma-depress, katulad mo ngayon, Amen. Brother Ronel, no? Pag pwede kang ma-depress, lalo na kung wala kang pananampalataya, kasi Amen. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ngayon. Amen. Ng pambayad, no? Amen. Eh, yung pambayad mo pa naman, talaga pag nasa hospital ngayon at kapag naka-confine, ay ako, grabe. Grabe, no? Po. Oo. Mm. Hindi mo makukuha yung salary in one month. Amen. No? Kahit na ikaw ay ang sweldo ng mga manager ngayon, nasa 35 siguro, no? Mm-hmm. Yan ang binabayad daily ng Amen. Mga pasyente sa hospital, no? Tama ba 'yon? Totoo po 'yon. So talagang napakahirap 'yung magdi-depend ka at kung wala kang tiwala Amen. Sa Lord, naku, masisiraan ka talaga ng Amen. Bait, no? Amen. Eh sapagkat nagtitiwala ka, ang Lord ang gagawa ng mga pamamaraan, Amen. No? Ano 'yung mga gagawa ng pamamaraan? Na nagtitiwala ka na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Nagmamalasakit sa iyong nanay na nasa ospital, Amen. Na may karamdaman, na cares, na mahal ng Diyos ang iyong nanay, Amen. Na mahal ka ng Diyos, Amen. Na mahal ang mga listeners ngayon. Mahal kayo, mahal tayo Amen. Ng Diyos. Amen. At hindi lang yan, nagmamalasakit sa atin ang ating Panginoon. Kaya faith, ha, na pag sinabi ng Panginoon na that He hears you, no, na napapakinggan ka, pinapakinggan ka, inuunawa ka. Amen. Kaya nga ano ang sabi sa Isaiah, no? I love you and I will never forget you. Ang ganda Amen. Noon, brother. Napaganda. No? I will never forget you and I will never abandon you. Mm-hmm. Anong ibig sabihin yan? Na pinapakinggan ka, brother Amen. Ronel. Pinapakinggan tayo, pinapakinggan ang lahat ng mga listeners ngayon, kung ano man ang inyong mga daing, Amen. Ay pinapakinggan ng ating Panginoon. Kaya pag sinabi Amen. Ng Panginoon sa atin, faith that when He said, peace, I live with you, naku, paniwalaan mo yun. Amen. Magtiwala ka doon. Amen. That my peace I give to you, not as the world give, do I give to you. Let not your hearts be troubled. Hallelujah. Hallelujah. Doon, brother, sa sinabi mo, no, na ipinapakita na talagang kung paano tayo pahalagahan ng Diyos sa kabila ng lahat ng sitwasyon ng buhay natin, ang Panginoon, hindi siya kukura para sa atin upang maipadama niya talaga yung salitang pamumuhay sa pananampalataya. Kapag ito ay dumating sa buhay mo, talagang poprotektahan ka ng Panginoon. Mm-hmm. Ano man ang kalagyan ng iyong buhay, hindi ka niya iiwan. Mm-hmm. At sa gitna ng kaguluhan, tulad po ng sinabi mo, ang kapayapaan ay iiwan sa iyo mm-hmm. sapagkat yun ang salitang sa pananampalatayang ang pagpapahalaga ng Diyos sa mga nagtitiwala sa kanya. Ayun. Kaya nga karugtong nito, Brother Ronel, pag sinabing peace I give to you, aba, medyo may mas mabigat pang sinabi sa niyan, do not worry. Ayun. Yun ang maganda, no? Mm. Do not worry. Fear not. Do not be afraid. So ano ibig sabihin niyan?
na kung dumadaan man tayo sa iba't ibang klaseng pagsubok, do Amen. Not be afraid. Amen. Bakit? Mayroon tayong pinanghahawakan, Brother Ronel. Ang pinanghahawakan natin ay ang salita ng Panginoon. Ayan. Kaya nga sabi ng binasa natin kanina, no? Ang binasa, trust in the Lord with all your heart. Amen. Just trust, no? Wala tayong ibang paniniwalaan. Wala tayong ibang panghahawakan, no? Amen. Ang salita ng tao, mahirap panghawakan yan. Amen. Brother Ronel, Amen. Ngayon pa lang, ay sasabihin sa'yo, akong bahala sa'yo, kinabukasan, iniwan ka na. Mabilis pa sa alas 4, iniwan ka. No? Nasa tatandaan mo, sinasabi ni Brother Mike, sasama ba kayo sa ipaglalaban natin ang simbahan, no? Na tayo ay mag-gather tayo. Kailangan na tayo mag-gather. Sasama ba kayo? Opo. Pero pag nahuli ako, anong gagawin nyo? Kanya-kanya na kayo. Ako na lang. lagi sinasabi yan ni Brother Mike, Brother Ronel, no? Kasi ibang klase ang tao pag nangako, eh. No? Hindi, parang hindi mo maaasahan. Pero pag ang Diyos ay nangako, Brother Ronel, ha? Ay talagang maaasahan mo. Amen. Na maaasahan mo na ngayon, sinasabi sa iyo, Brother Ronel, huwag ka nang mag-alala. Alam ko na yan. No? Talagang mahirapan ka kung ikaw ay mag-aalala. I will be using some people, no? Na para naman ikaw ay matulungan, no? Amen. Kaya yan ang napakaganda, no? Kaya ako'y naniniwala na may mga tutulong sa iyo, Brother Ronel, no? Amen. At hindi naman tayo nabubuhay mag-isa, no? Amen. Ang tawag niyan ugnayan, no? Ayan. Na meron tayong kaugnayan, may Amen. Ugnayan ako. Naalala ko, Brother Ronel, ang sinabi ng Panginoon yung bagong utos ng Diyos, no? Na ibinigay niya noong the washing of the feet, no? Ha, ang sabi niya, love one another. Ayun. No? Ang ibig sabihin ng love one another, may ugnayan tayo sa isa't isa. Amen. Ang ibig sabihin ng love one another ay kung anong pangangailangan mo, naririto ako para ikaw ay aking abutan. Amen. No, sa abot ng aking makakaya. Siyempre, hindi naman yan mag-aabot ng buong-buo yan kasi siyempre, hindi naman, halimbawa 35K, no? Hindi naman aabotan ng hindi. Kasi siyempre naman, mag-aabot siya sa'yo galing sa puso niya. Ang iba naman, mag-aabot din sa'yo at alam natin ng Diyos na makakaya mo yun, Amen. Brother Ronel. Amen. Doon mo may papakita, Brother Roy, talaga ang pagkilos ng Diyos sa bawat tao. No? At na masasabi mo nga, wala ka dapat ikabahala sapagkat may mga taong gagamitin ng Panginoon. Mm-hmm. At ang mga taong ito, kasangkapan ng Diyos upang madama mo na hindi ka iniwan. Amen. Tulad po na sinabi mo kanina sa Isaiah chapter 41 verse 10, ito po ang sinasabi niyan. Ako'y sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Ayun. Di ka dapat mangamba kanino man. Uh-huh. Palalakasin kita. Ayun. At tutulungan. Ayun. Iingatan at ililigtas. Big time. No? Amen talaga. Sabi ko, big time. Hallelujah. Hallelujah. Sabagkat yan talaga ang dapat nating panghawakan. So anong una? Kung kasi ito muna, pinibigyan sa atin ng Panginoon na magtiwala. So Amen. Ano yung mga steps, no? Ano yung mga steps to trust God completely? Paano mo mapapatunayan, no? Paano mo masasabing nagtitiwala ka completely sa Panginoon? Una, you have to make a decision. Amen. Siyempre, no? Amen. For everything you do, you have to make a decision. Mm-hmm. Decision na iiwan mo yung pagdududa mo at ang decision na tatanggapin mo yung pagtitiwala mo kay Amen. Lord. No? Mm-hmm. So, pag nagtiwala ka kay Lord, magdi-decide ka not to worry anymore. Yan ang decision noon, Brother Amen. Ronel. Araw-araw, nag-decide na ako na nagtitiwala ako kay Lord. Amen. So, araw-araw, hindi na ako mag-worry. Amen. Yan ako, Brother Ronel. Na. Napakabigat na hamon yan. No? Sabagat you have to make a decision eh. Tama po yun. Eh, katulad ngayon, sinasabi ng Panginoon, trust in the Lord always with all your heart. Amen. Never rely on what you think you know. Napaka-tabasay mo sa Tagalog. Okay, basahin po natin sa Tagalog yung sinasabi dito. Teka lang po, medyo nailipat kong aking Biblia. Proverbs chapter 3, verse 5. Uh-huh. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan. Ayun.
at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ayun. So sa madaling sabi, Brother Ronel, you will make a decision today. Amen. Nako. Lahat ng mga listeners ngayon all over the world, from here in the Philippines to all over the world, amen, pag narinig mo itong sinasabi ng Panginoon sa Proverbs, you must make a decision. Tama po. No? So when you make a decision, you will never go back. Amen. Decision na yan eh. No? Amen. Katulad ko, halimbawa, no, nag-decide ako. No? I decided to come to the Philippines. Amen. To work with El Shaddai. Nag-decide ako once and for all. Kasi hindi pwedeng medyo naglalaro ka. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa atin, you cannot serve two masters. Amen. So kailangan mag-decide ka ngayon. So pag nag-decide ka ngayon na you will trust in the Lord, amen, you will not, ang opposite na niyaan is you will never worry anymore. Amen. Ano ibig sabihin yan, amen, Brother Ronel? Amen. Na yung pag-worry mo ay kakalimutan mo na sa lahat ng pagdadaanan mo. Ayun. Marami kang dadaanan. Bakit ka maraming dadaanan? Sabihin mo, Brother Ronel. Bakit ka maraming dadaanan? Sabagkat tayo ay buhay na may pananampalataya at ang buhay na may pananampalataya ay buhay na paglalakbay. Ayun. Yun. Amen. Kaya maglalakbay ka. Amen. Sa paglalakbay mo, Brother Ronel, hindi pwedeng smooth. Yeah. Hindi pwedeng chill-chill ka lang. Sabagat sa paglalakbay mo, may marami kang haharapin, Brother Ronel. No? Ano yung pag-aharapin mo? Iba't ibang klase na haharapin mo. At ito yung haharapin mo ay challenge, hamon, ayun, pagsubok, iba-ibang pagsubok. No? Tulad mo, Brother Ronel, no? Pagsubok mo ngayon, inaharap mo yung nanay mo. Pagsubok yun. No? So, haharapin mo. So, madaling sabi, yung worry is no longer in your mind. Amen. No? Amen. Amen. It's just to get out from your mind. Amen. Because what happens is when you decide, you must take the Lord with you. And amen, if the Lord is with you, never, there is no space at all. Walang espasyo, amen, sa buhay mo, kundi pagtitiwala sa Lord. Amen. Napaganda nung Brother Ray. Mm-hmm. At doon nga sinabi mo, deny ourselves sufficiency. Uh-huh. Na huwag tayong manangan sa sarili natin. Lean not to lean means to place full confidence and uh-huh, understanding. Uh-huh. No? At doon tayo manahan sa isang pagtitiwala natin sa ating Panginoon, Brother Ray. Uh-huh. At doon, tama, sinabi niyo po, kinakailan mag-decide upang tayo ay malimutan natin yung mga dati natin pinanghahawakan, bibitawan na natin yan mula ngayon. Ang Diyos na ang ating pinahawakan. Wala nang espasyo ang pagdududa. Wala na. Wala na. No? Kaya ito na yung sinasabi na kapag wala nang espasyo ang pagdududa, wala nang espasyo sa isipan mo, sa puso mo, yung pagiging balisa. Amen. Sabagat ikaw ay nagtitiwala sa Lord, then I will read you Philippians chapter 4 verses 6 to 7. What does it says? Ha? Anong sinasabi doon, Brother Ronel? Philippians. Ang sinasabi dito sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, do not be anxious about anything. Amen. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Basahin mo sa Tagalog, Brother Ronel. Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Okay. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Oh. Sa halip, oh, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Ayun. Sa pamamagitan ng panalangin. Ayun. Na may pasasalamat. Ayun. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos, uh-huh, ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Jesucristo. There you go. Napakaganda, Brother Ronel. Amen. No? Kompleto. Completos ricados. So, ito yung sinasabi. So, today, anong hamon dito sa binasa natin ngayon? Kasi dito natin tatapusin dahil magkaroon tayo ng counseling. Eh, no? Are you willing to decide? Yes. Yun. Are you willing to decide
to leave your doubts. Amen. To leave your worries. Amen. And exchange, Brother Ronel, sabi mo, in exchange, and exchange ay yung ating pagtitiwala. Amen. Sa Lord. Kung magdi-decide ka, Brother Ronel, amen, and exchange nito ay ang pagtitiwala mo sa Lord, ito na yung masasabi kong para kang nakasandal sa bato. Amen. Na hindi magtitibak. Amen. Amen. Naranasan ko pasakit, kahirapan at karamdaman ang siyang aking naranasan. Lumalapit sa iyo ang puso ko, nagnanais na purihin, purihin, purihin natin ang Panginoon. Medyo binigyan namin ng konting reflection, kaya nagpaawit kami ng konti. No? Ngayon, dadako na tayo sa ating mga pray over in counseling. Mayroon na ba tayo, Brother Ronel? Okay, take hello. It away! Hello, magandang umaga po. Hello? Ba, wala. Nawala yata, sister. Okay. Hello, magandang umaga. Good morning po, brother. Yes, si Brother Ronel po ito. Brother Ronel, magandang umaga po. Ronel po, Ronel. Ronel po. Opo, opo. Thank you po sa Panginoon sa panibagong buhay natin sa araw na ito. Amen. Tinataas ko po ang aming pamilya, ang aking mga anak sa ibang bansa. Hmm. At nawa'y patnabayan na po ng Panginoon. Matunaw na po yung mga virus na yan. Oo. Makabalik po tayo ng maayos sa amin. Amen, amen. Opo, lagi po kami maka-attend. Amen. Ano pong pangalan niyo, sister? Leti po, Leti. Sister Leti, ngayon pa lang, Sister Leti, mga kahilingan mo, yan din ang kahilingan namin. No, po, na mawala na yung mga pandemic, lahat. At po. Sa pangalan ni Jesus, pati yung anak mo sa abroad ay ating ipanalangin na pagpalaay. Amen. Apo dito nag-o-online exam na ay masagot niya lahat ng tanong. Lahat ng tanong. O, sa Marcos pangalan ni Jesus. Marcos po, Marcos. Si Brother Marcos ay magkaroon ng katalinuhan sapagkat ay papatubayin ng Diyos. Eh, Mr. Leti, amen, kaya po. Answered prayer na tayo, ha? Salamat po. God, God bless po. You po. Bye-bye. Po. Okay, meron pa tayo? Hello, good morning po, Brad. Yes, good morning po, sister. Sister Emily po ito. Sino po? Sister Emily po. Sister Emily. Opo. Papa-pray over ko lang po yung apo ko na naway matanggap na po namin yung petition paper niya papuntang state. Uh-huh. Kailan pa po ba yan? 2014 pa po yun, naka-apply. Petition? Sino po nagpipetition? Mama niya po. Ha? Mama niya. Ah, mama niya. Opo. Tapos siya nang naiwan dito. Opo. Ako yung dalawa po. Ako yung lola. Ah, ikaw, lola, kasama ka sa petition. Hindi po, tapos na po yung petition ko. Umuwi lang po ako rito. Immigrant na po ako. Ah, immigrant ka na. Dito ko po, sabay na kaming umalis. Oo. So, pinakita nyo na ba yung mga requirements sa isang lawyer ng mga immigrant lawyer? Tapos na po, opo. Ah, okay. Yun lang, may dumating na nga pong unang papel. Maghintay lang daw po. 2014 pa po yung bread eh. Oh, hanggang sa inabot na tayo ng pandemic, ano? Oo nga po. Tsaka inabot ka na kasi kay President Trump. No, medyo nakabalik na po ako bago mag-pandemic eh. Oh, kasi green card holder na po ako. Oh, tatandaan natin na medyo slow nung kapanahunan ngayon ni Trump kasi medyo ang kanilang concentration ay mga tunay na mga Amerikano lang, ang mga mga American citizen, no? So walang imposible sa Lord, no? Katulad natin, no? So walang imposible sa Lord, kaya ako'y inaangkin ko na darating 'yan. Just be patient, no? Just be patient kasi tinuturuan din kasi tayo ng Panginoon na maging pasyensoso, no? Opo, yan ang pananampalataya, maging pasyensyo, pasensya, no? Opo. So, sa pagiging pasyensyoso natin, darating ang mga hinihiling natin. Amen.
sapagkat walang imposible sa kanya, no? Kung babalikan mo si Saint Monica, kilala mo ba si Saint Monica? Hindi pa po. Oo, si Santa Monica, ayan ang nanay ni San Agustin. Kilala mo si San Agustin? Hindi rin, ano? Oh, si San Agustin ay iyan ay isang anak niya na 30 years niyang ipinanalangin. 30 years, no? Ikaw, ilang years na? Ilang years na nanalangin? 2014 pa. 2014 pa po yun. Nagsimula 2014, ano po? No. 8 years na po. Oo, 6 years. Eh kung si Santa Monica, 30 years, no? Pero hindi naman aabot sa'yo ng 30 years yan. Darating na yan, ha? Pagkatapos nito, ha? Talagang ambutin niyan na darating na at darating at darating na ang petition paper niyo, ha? In Jesus' name, I claim. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Thank you po. Okay. Okay, hello, magandang umaga po. Hello. Hello po, sige po, magandang umaga po. Good morning po. Good morning. Pwede po kay Brother Ray? Pwede po. Sige po. Sino po sila, sister? Sister Edna po. Sister Edna. Opo. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga biyaya ng Panginoon. At ganun din po yung aming taus-pusong pasasalamat sa inyong mga sakripisyo para sa aming lahat. Mula kay Brother Mike hanggang sa mga youth. May tanong lang ako na pwede bang lagyan, bigyan ng tights yung mga balado sa wedding? magbigay ng tights, no? Opo, bigyan ng tights. Oh, ibig sabihin ng balado na nalo ka, ganun? Yung ibig sabihin nun? Hindi po, parang nagbalato lang siya sa akin. Tapos, so may nagbalato sa iyo na nanalo sa tights. Sabay, bigyan mo ng tights ang Panginoon. Glory to God. Bigay po yan sa iyo, bigay. Hindi naman ikaw ang naglaro eh. Opo, thank you po. Isa pa po, paano po sa pagninilay ko, paano po nangyari na si Lucifer ay nagkaroon ng envy o desire na maging Diyos din siya? Ulitin mo. Paano po nagkaroon ng kasamang loob si Lucifer? Para maging siya. Ganito po yun, no? Ito yung dito ipinakita na nagkaroon dito ng kaya nagkaroon siya ng ganong envy sapagkat alam naman natin na siya ang pinaka binigyan ng kumbaga parang pinakamagandang anghel, no, na kung saan siya ay leader, kung saan siya ay binigyan ng pagkakataon, no, ng Panginoon. At dito ang kasalanan talaga niya kung bakit siya gusto maging Diyos ay ang kanyang pride, no. Yung pride. Kaya yung pride na yan, yung yabang, no, yan ay medyo magbibigay sa atin yan ng kasamaan. Kaya dahil doon, no, ang pinaka main objective itong pride na ito ay yung hindi pagsunod sa kalooban din ng ating Panginoon. So doon nagsimula yung kanyang, katulad din ni Adan, ni Eva, no, binigyan sila, kaya nga ano ang tukso, itinukso sa kanila. Pag kinain mo yung apple na yan, magkakaroon ka ng karunungan at parang magiging katulad ka ng Diyos. Sabagat yun din ang mithiin ni Lucifer. Opo. Adi, parang pinahintulot din ang Panginoon yun. Hindi yan pinahihintulot. Walang pinahihintulot. Binigyan tayo ng freedom. Ayan ang ibig sabihin yan. Free will, no? Ang anghel, mayroon ding free will, no? Tayo may free will, no? Freedom, no? Free will na para pumili, para mag-decide. Katulad kanina yung ating talakayan kung nakikinig ka, no? Apo. Na ang sabi ng Panginoon, trust in me, no? So binibigyan ka ng freedom whether you want to believe in his word or you want not to believe in his word. But if you believe in his word, then you will have life eternal. Katulad ng sa Deuteronomy, piliin, papagpipiliin ko kayo buhay o kamatayan. Apo. Tama ba 'yon? No. So pero ang sabi ng Diyos, kung ako sa inyo, piliin niyo buhay, no? Pero hindi niya tayo pinipuwersa, kaya nga tayo binigyan ng free will. Yan ang pinaka unique natin sa pagkatao natin para hindi tayo maging robot, no? Sapagkat kapag hindi na tayo binigyan ng free will, kung ano lang ang sabihin, robot. So hindi ka talaga walang buhay yung atin, no? So kaya nga tayo, we are given the freedom to choose. For everything we do, we choose.
Pero ang sabi naman ng Panginoon sa atin, you choose my word. Sabagat pag pinili natin ang salita ng Diyos, tsak yun! Pagpapalain ka, pagyayamanin ka, pagagandahin ang buhay mo at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. At ito po yung aking mga prayer request. Nagpapasalamat din po ko sa kuya ko na gumaling na inihingi ko ng prayer sa inyo. Thank you, Lord. At taka din po doon sa aking brother na si Lino, na sa nawa po ay silang dalawa ay pag-ingatan yung kanyang kanilang kalusugan kasi mga pasaway po eh. Uh-huh. Ang tatanda na niya. Glory to God. Ay, pasaway pa. Yun po. Tapos yung brother Lino ko ay makalaya na po siya sa paglalasing. At yun nga po, nawa po ay gumaling na yung kanyang sipon at tubo. Ganun din po yung ang hinihingi kong prayer para sa aking sarili. Mga kulani po dahil sa sipon. Tapos prayer request para po kay Jeremiah De Jesus matapos na yung kaso niya doon sa kanilang kumpanya at mabayaran na po siya magkatrabaho. Guidance din po para sa magkakapatid ni na Christine Joy. Conversion po and deliverance sa mga citizens po ng China, pati ang kanilang mga president, North Korea, lahat po ng mga bansa sa buong daigdig. Pagpalain po at akayin ng Diyos ang lahat ng ang ating Pangulo at ang lahat ng mga cabinet members at lahat ng government officials. Wisdom din po at guidance sa ating Pangulo para ang secretaries kung saan kukuha ng vaccine para sa ating lahat. Pagkalooban ng Panginoon, ang lahat ng humihingi sa akin ng panalangin at dalangin ko rin para sa inyong lahat, good health, long life, at saka more wisdom. At lahat po ng kailangan ninyo at kahilingan ay pagkaloob ng Panginoon. Okay, Sister Edna, lahat po yung sinabi mo, apo, we just have to trust and we have to have faith at apo, yan ay lahat ay amen, darating sa ating buhay. Yes, amen. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you po. You're welcome. Okay, hello, magandang hello, umaga po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sister. Sino po sila? Sister Claring ng Kainta. Sister Claring, ano pong ipapanalang natin, Sister Claring? Pasalamat muna ako dahil yung anak ko pupunta ulit sa ospital sa Webes, CT scan. Naway wala nang makitang kung ano-ano man pa yung ibang ng doktor. Amen. Tapos, ang anak kong doktora, lagi samahan siya sa punta ng ospital na frontliner. Uh-huh. Na gabayan siya lagi ng dalawang bisis sa isang linggo, o kaya isang linggo, isang bisis. Ano pangalan po ng yung anak yung nasa ospital? Doctora Cabellos. Dora? Doktora. Doktora. Cabellos. Siya ba yung gagamutin o yung CT scan? Hindi. Sino nga yun? Yung CT scan, yung money. Money? Opo. Okay. Yung si doktora, frontliner yun. Opo, sige po. Yun lang po ba, Sister? At lubos-lubosin ko na, panalangin ko yung balai ko sa New York. Okay. Nawari ka ba yan sila doon? Amen. Lumabaw pamili. Amen. Saka yung kapatid ko sa Canada, Coupon Family, samahan sila ni trust in God, di ba? Amen. Salamat sa Diyos, salamat nakatawag ako ulit. Amen. Sige, manalangin tayo, Sister Claring. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang buong pamilya, Mr. Claring, pati si Manny na mag-CT scan, ang mga anak niya at mga kamag-anak niya, Panginoon, sa iba't ibang bansa, ay patuloy niyo pong pagpalain, ingatan sa pangalan ni Jesucristo at bigyan ng magandang kalusugan. In Jesus' name, amen. 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 Salamat. Okay, God bless you po. Okay, meron pa tayo? Okay, hello. Good morning, Brother Ray. Good morning. Kilala na kita, Sister Jackie. Inseparable. We are inseparable with the Lord. That is, ang meaning
if you abide in Him, sabi mo nga, tsak yun, muntong hininga lang. Amen. Hindi kailangan pahabain. Na-try na ako, Brother Ray, lalo. No, pag magne-nervous ka, yung as may anxiety ka, nakaka-cast out talaga. If you call on the Holy Spirit, kahimik ka lang, kalmado ka lang. Amen. O, katulad ng mother ko, 3 days ago, nagdiliman tingin, hindi naman siya mahimatayan. Nakita namin diastolic 50. Nabawi, Brother Ray, Lord, malalaman niyo po. Everybody naman talagang dumating para itulong. Lahat, puro positive ang sinabi. Ganun kasimple. Inangkin ko lang. Katry na ako. Pag inangkin mo, check yun, sabi ni Mamunga at sabi ni Brother Mike. Hindi ko kailangan maglitan niya, Brother. With your agreement, in your accordance, I claim my answered prayer. Amen. In Jesus' name. Amen. Whatever it is, alam ng Diyos ang laman ng isip at puso ko. Hindi ko na kailangan isa-isahin. God bless you. Bye-bye. Amen, Sister Jackie. Oh, meron Hello, pa? Magandang umaga. Hello. Yes, Sister. Good morning po. Good morning. May pre-over lang po ako. Okay po. Sino po? Ano po yung pre-over natin? May thyroid po ako. Sana po. Gumaling na po yung thyroid ko. Thyroid. Tsaka po yung kuya ko po na na-stroke, nawa po makalakad na siya. Tsaka Amen. Mag-normal na po yung pagsasalita niya. Bumalik po siya sa normal. Yung pinsan ko po na na-operahan sa bituka, na kung ano man po naging result ng biopsy niya, nawa po siya gumaling na. Amen. Pati po yung pamangkin ko nakaalis lang papuntang Canada, kasama po niya asawa niya, nawa po makakita sila ng trabaho doon na maayos at na related po sa course nila at ingatan din po sila doon. Amen. Sa pandemic. Lahat po tayo nawa po mawalan ang pandemic na ito, makapalik po tayo sa normal. Amen. Kahit po yung mga senior yung makakapunta na maka-attend na po nang hindi na kailangan kumuha ng passes pa sa ano. At lahat na, bali po, magkaroon po ako at ang bukong pamilya ng good health, malayo po sa anumang karamdaman, at magkaroon po kami muli ng hanap buhay ng kapatid ko kasi na-stop po yun. Pero higit sa lahat po, sana po hindi mawala ang strong faith na ko at saka ng buong pamilya kay Lord. Amen, amen. God bless po sa atin lahat. Okay. Panginoon, pagpalain niyo po ang kanyang mga kahilingat. Narinig niyo, Panginoon, ang kanyang mga binanggit ng pangalan. Ngayon din ay aming inaangkin na in Jesus' name. Amen. Amen. Meron pa? Meron pa tayo? Okay, last, no? Hello? Hello? Brother? Yes. Pwede pa pa sa'yo, brother, anak Brother ko? Ray po. Brother Ray. Brother Ray. Opo. Pwede ba pa-pray mo rin anak ko? Yes. Nag-training ngayon, nasa Baguio po. Ano po siya ngayon? Ano po niya ngayon? Nag-training. Ah, training. Sa police po. Mm-hmm. Nawa po ay mapagtakumpayan niya po. Bigyan niya siya ng karunungan, lakas ng loob. At saka po yung isa kong polis po na ay iligtas sa mga virus. Kalakasan. Yun lang po, brother. Okay, sabi ng Panginoon, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am Amen. In the midst. And then, lahat po ng iyong panalangin Amen. Ay nakikiisa kami sa iyong panalangin Amen. And we claim for the victory Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Alright, so, good noon po at salamat po. At ngayon ay dadako tayo sa panawagan, no? Ang panawagan natin bukas ay sa Sabado ay magkakaroon na po uli tayo ng another prayer meeting, no? Mayroon tayong gawain, no? Ang gawain natin ay sa September 19, araw ng Sabado, magsisimula po tayo ng alas 3 at magtatapos tayo hanggang doon sa healing message ng ating mahal na punong lingkod. Saan po ito gaganapin? Sa Anvil City, San Dionisio, Parañaque City. Amen. At ang venue po, sa loob ng International House of Prayer. So, bubuksan po ng maaga ang aircon para medyo pagpasok nyo, medyo chill-chill kayo, no? Habang naghihintay tayo ng prayer, ng opening joyful praise and the opening prayer. So, ang opening prayer po natin ay alas 3 with joyful in praise ng El Shaddai Gospel Music Ministry at 3:30 to 3:45 mga sharings po ito. Kaya yung kung gusto nyo magpalista po kayo kay Brother Ronnie. At pagkatapos po niyan ay susundan ng joyful praise
and preparation na po ng ating banal na misa na ang aawit po niyan ay ang El Shaddai Gospel Music Ministry. 3:45 to 5, Eucharistic Celebration na ang Mass Presider po natin, si Most Reverend Teodoro Bacani Jr., ang ating spiritual advisor. Right after the Mass, susundan ka agad ng Lord's Prayer, Salmo 91, Bless the Lord, El Shaddai, Purihin ang Panginoon, and then there we go. Ito na ang pinakahihintay natin, mga kabatid. Yung ating healing message from 5 to 6, ang ating mahal na punong lingkod. No, so, kung gusto nyo makaranas ngayong Sabado, nang himala, kung gusto niyong makaranas ng kagalingan, kung gusto niyong pagpalain, be there sa ating International House of Prayer, Ambel City, San Dionisio, Paranaque. Now, we will be following the same procedure po, no? One entrance, one exit, doon po sa likuran ng ating sa may fountain, at ang exit doon sa left and right. Do not forget, no, to wear your face mask and face shield, no, sapagkat yan ay pinapausuot sa atin, no, but in the inside then it's up to you, no, na magsuot pa rin tayo ng, wag niyo pong aalisin yung face mask, yun ang pinakamahalaga sa lahat, no. Pangalawa po ay we will observe, at ito po ay inannounce ng ating mahal na punong lingkod, ang physical distancing, no. So let us observe physical distancing, sapagkat tayo ay dapat maging concern tayo sa iba, no? Hindi lang tayo. At yung face mask, hindi para tayo magkasakit, kundi huwag tayong makahawa just in case mayroon tayo, no? Dapat di natin alam kung tayo ay nagtagapagdala o hindi tagapagdala. So, in other words, this is more of respect to each other, no? Sapagkat tayo ay magkakapatid, kinakailangan maggalangan. So, sa pamamagitan ng paggalang, ating isundin ang physical distancing para hindi tayo mapagbintangan na hindi tayo marunong sumunod, kundi marunong tayong sumunod, sapagkat ito ang pinakatuturo sa atin ng ating mahal na punong lingkod. So, physical distancing, please. All the time. So, ngayon, mayroon ka bang announcement, Brother Ronel? Wala naman po announcement. Pag-pray lang po natin yung aking inay na si Nelly Collar, na siya ay pagalingin ng Panginoon, si Sister Elsa Navarro, Brother Rudy and Olb Sapanta, Brother Arman and Sister Loli Season, and Brother Perry Catlaro, and Sister Milagros and Rodrigo De Vera family, Sister Mary Grace De Vera, Sister Banji Delgado, Lala Remoquillo, Carmel Remoquillo, Angeline Remoquillo, May Angeline Mendoza, Sir Josephine Carpio, Annie de la Puente, at Robin Tindog, Filipina Cruz, at Brother Rod Losa. Okay, so mayroon din tayong ipapanalangin, na ipanalangin natin ang mahal na ating mahal na punong lingkod, Brother Mike Zivilarde. At kasama sa ating pagpapanalangin ang kanyang may bahay, Sister Belen, mga anak, mga apo. Now, ipanalangin din natin ang mga frontliners, sina Sister Fe ng dito sa Maynila, Sister Joy dito sa bayan na sa bansang Australia, si Sister Mirna Villanueva, si Sister si Ami Iwasi, si Sister Cynthia Kawashima, at of course kasama rin dito sa ating panalangin yung mga nasa sa Dublin, no? Kasama rin po natin sila, sina Brother Sherry and Sister Joy, Brother Vince and Sister Carmen, Sister Christina, Sister Amen. Susan, Sister Tina Locario, Amen. Sister Girlie Cadacio, John Cadacio, and of course, si Brother Bob ng Dubai na humihingi rin ng panalangin para sa kanyang visa. Of course, kasama rin si Sister Linda Chang, sina Brother Noy at si Sister Margot, at iba pang humihingi sa atin ng mga panalangin. Yung aking nanay sa Manhattan, Brother Ronel, at tatay, no? Tatay Vic, nanay Presi, at ang aking ang kapatid na si Sister Eileen, no? Yan, no? So these are all we are going to pray for these people. Amen. Ganun din na sila, Sister Antonieta Jaba at Celorica's family.
Okay, so manalangin na tayo, Brother Ronel. Okay. Dakilang Amang nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sapagkat patuloy ang pagkilos mo sa himpilang pinagpalang ito. Nagbigay sa ng kalakasan sa bawat isa, kagalingan sa bawat nananampalataya at patuloy, Panginoon. Tunay nga, ang pagbusang pagpapala mo, O Diyos, ay biyaya sa amin, nagbibigay kalakasan sa buhay. Pagpalain niyo po kaming lahat, mga manggagawa ng Panginoon, ang punong lingkod namin at ang kanyang pamilya, at patuloy, Panginoon, magamit kami at kagamit-gamit sa himpilang ito at sa ministeryong itinayo mo at pinagkatiwalas sa aming Panginoon. Lord, salamat sapagkat patuloy po kayo nariyan para sa amin. Sa ngalan ni Jesucristo, ito po ang aming samod-dalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa pamamagitan ng himig na ito, kami pansamantala magpapaalam. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan, brother Ray Vargas. At tatandaan po natin ang ating pangako ng Panginoon, I will never forget you, my people, for you are mine. Amen. Ang inyong kapatid, Brother Ronel Colar, hanggat may pananampalataya, tuloy-tuloy ang pagpapalat himala ni Yahweh El Shaddai.